guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang napakaswerteng dosing prutas na ihahain natin sa ating pong hapagkainan ngayon darating na bagong taon? Ito po yung lista niyo na para po salubungin natin na masagana ang ating pong 2020. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba mga swerteng prutas na dapat ay ihain natin sa ating pong hapagkainan sa bawat taon na dumarating para po maging mas masagana ang taon po natin na darating? Alam niyo po ba kung ano-ano po yan? Minsan na ginagawa po nila yan ay 13. Minsan naman ay mas higit pa dito at sinasabi nila na kapag daw mas higit pa sa 12 ay mas marami daw pong blessing na darating. At kumbaga labis-labis kasi hindi panakto sa 12. At kung kayo naman ay 12 ang inyong inihain na mga prutas sa inyong hapagkainan, alam niyo po ba ang mga prutas na makakaakit lalo ng swerte po sa inyo at para magtagumpay po kayo at maging masagana ang buong taon po ninyo? Ito po ay ilan sa mga masuswerteng prutas na dapat po ay meron tayo sa ating hapagkainan para po tayo ay magtagumpay at mabago ang takbo ng ating pamumuhay ngayon darating na 2020. Ito po, dapat po ang pinakamarami na prutas sa inyo pong hapagkainan ay ang kiat-kiat or kaya po ay ang orange. Sinasabi po sa punsuy na kung ikaw ay mas marami po yan, ay mas maraming blessing na darating sa inyo. At marami tayong gagawing ritual dyan po sa kiat-kiat or sa orange para po lalong umakit ng swerte. Kung halimbawa sa iba niyong mga prutas, halimbawa isang pakwan, okay lamang inap na ang isang pakwan. At pero pagdating sa kiat-kiat, ay marami po ang inyo pong ilalagay kasi magpapagulong rin po tayo ng 7 kiat-kiat. At sinasabi rin nila na mientras ka mas maraming kiat-kiat or orange, ay mas maraming blessing na darating sa inyo. O, yan na. Numero 1, kiat-kiat. At sumunod, ang sumunod na pinakamarami din ay ang ubas. Kasi magkulang na or kaya paisa-isa lang ang mansanas at peras. Pero ang ubas, dahil yan po isasabit natin sa ating po mga pintuan para makaakit lalo ng kasaganahan. Kasi ang ubas po ay sumisimbolo yan ng kasaganahan. Kaya yan po ay huwag na huwag mawawala sa ating hapagkainan. Kabilang po yan sa 12 at mas marami pang ubas ay mas okay. O, sumunod. Ano po ba? Pakwan. Ang pakwan ay bilog. Sumisimbolo rin po yan ng kasaganahan. Kasi bilog, yan po ay sumisimbolo ng pera, ang mga coins. Yan kaya sinasabi nila na dapat daw po ay bilog-bilog para makaakit lalo ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. At pagkatapos, ay kahit isa lamang na pakwan, pwede na po yan. Melon. Isa rin po yan. O, ay di, apat na po tayo. Sumunod, mansanas. Kahit mga paisa-isa lamang po yan. Basta kailangan ang kiat-kiat at ubas, yun ang pinakamarami sa lahat. O ano na, kiat-kiat, ubas, ganun din po ang melon, pakwan, apple, peras, buko. Huwag na huwag po ay mawawala ng buko, ha. Kahit isa lamang po yan, pwede na po yan. Bakit po ang buko? Ang buko po ay bilog at berde. Diba, ang bilog, sumisimbolo ng pera. Ganun din po ang berde, pang-akit lalo ng swerte. At yan po ay may lamang pa loob na tubig. Tubig is wealth. Kaya huwag na huwag mawawala ng buko. Pito na po tayo. At ganun din po ang chiko. Yan po ay hindi rin nawawala sa mga ganyang okasyon. Pero sinasabi nila na ang chiko daw po ay hindi ganun kagandahan dahil sinasabi na ito daw po ay merong maitim na buto. Yung mga prutas daw na merong maiitim ang buto ay hindi daw ganun kagandahan sa bagong taon. Pero hindi naman na, kumbaga, nasa ano po yan, paniniwala ng tao. Basta ay bilog, ay pwede na rin po yan. At ganun din po ang cherry. Kung kayo po ay makakita ng cherry, kayo ba po eh, kasi dito sa amin, sa mga supermarket, marami po mga ganyan. Cherry, strawberry, at ganun din po yung peras, at ganun din po ang mangga. Ayan. Ngayon, sinasabi po nila na kung ikaw daw po ay maraming peras,
Huwag na huwag ka magbibigay ng peras sa kapatid mo, sa nanay mo, sa kaibigan mo, dahil sinasabi nila na ito daw po ay sumisimbolo ng kamalasan kapag ikaw ay nagbigay ng peras. Kaya kailangan kung ikaw ay may peras sa iyo lamang, kahit isa lamang peras ay pwede na po yan. Yan po yung mga 12 na maganda na meron po kayo sa inyo. Basta mas mainam kung halimbawa meron kayong nakita na bilog, tapos ito ay sumisimbolo ng mga pula, berde, na mga prutas na pwede nyong alisin yung mga itim na may buto, kasi sinasabi nila na hindi daw yun kagandahan kapag daw po, kasi kumbaga parang ang pinakabuto niya ay nasa loob niya ay itim, sumisimbolo rin to sa itim na budhi, yung mga ganon, kaya sinasabi na hindi ganon kagandahan kapag daw po ang prutas na ihahain ay may itim na buto. At kung halimbawa, pero syempre, depende po yan sa paniniwala natin. Pero ako, naghahain din ako ng ganyan, lalo-lalo na kung yung mga ibang prutas na hindi ko makita na ano, eh, pandagdag din yan para mabuo ko ang 12. Ngayon, pero ako po ay maraming prutas at totoo po yung sinabi nga na mas madami daw ay mas okay. Pero lagi nyo po tatandaan, kung bibili kayo ng saging, ha, huwag pong nakasahod. Yung kasi sinasabi nila ay isang taon ka doon na manghihingi. Kaya kailangan watak-watakin nyo po ito. Kumuha kayo ng kutsilyo at huwag yung pipilasin na ganyan, kasi maglalamog yung pinakatumpok at mabilis mabubulok. Hindi nyo naman makakain lahat yan sa dami ng pagkain. Kaya kung ako po sa inyo, hugasan yung mabuti para hindi po siya kaagad mabulok or kaya mahinog kaagad. Hugasan yung po mabuti, kasi syempre dinidip po yan, lalo-lalo na yung mga saging, yung mga ganyan, mangga. Dinidip po yan sa alam nyo na kung saan po yan, kasi kami dati nagtinda rin ng mga ganyan. Idinidip yan para lamang mabilis mahinog at maibenta. Kaya huhugasan nyo siyang mabuti bago siya ihain. Lagi nyo tatandaan, kailangan laging malinis, lalo-lalo na kung ating kakainin. Para pumasok ang swerte, baka po yan eh, basta nyo na inihain eh, hindi nyo malang hinugasan. Alam nyo po ba, napakadumi po ng tubig niyan kapag po taas kinagat pa ng mansanas ng inyong anak, eh madumi po yan. Kaya kailangan lagi nyo pong papapasukin ang swerte, ang punsoy, lalo-lalo na sa pagkain, dahil may kaugnayan yan sa ating kalusugan. Kaya huhugasan nyo po siyang mabuti ang mga prutas para lalo mag-flow ang swerte at mainam pa. Ito pa. Ito po yung share ko sa inyo, dahil ito po yung ginawa ko nitong 2019. Ay di ito at nakahain na ang aking mga prutas. Nilagyan ko po ito ng daon ng laurel. Pero bago ko siya nilagyan ng daon ng laurel, nag-wish po muna ako na lahat ng mga pangarap ko nitong 2019 ay matupad. At labis pa ang pinagkaloob sa akin. Kaya nga po sinishare ko po sa inyo na kailangan eh, kayo po ay mag-wish ng mga exaggerated at walang gamit ng sana sa daon ng laurel, dahil napakabait po yan, napaka-generous niya na magbigay ng blessing at labis-labis pa sa iyong kahilingan. Para po mas maging matagumpay tayo ngayon darating na 2020, ay huwag niyo pong kakaligtaan ang paghahain ng 12 or higit pa na prutas at lalagyan niyo ng daon ng laurel para makaakit lalo ng swerte ngayon darating na 2020. Basta lagi niyo pong tatandaan, bago niyo po to ilagay doon, kailangan may kahilingan muna kayo ng mga exaggerated. Yung mga labis-labis sa inyo pong mga inaasahan, para po pag may dumating na swerte ay labis-labis din sa inyo mga inaasahan. At wag na wag po kayong gagamit ng sana. Lagi niyo po tatandaan, kapag kayo'y gumagawa ng sarili nating genie, sarili nating mga ritual, ay wag po kayong gagamit ng sana. Matik po ito, kayo po'y nagdi-demand. Paano po yan? Kung kayo ay bago sa mga ganitong sitwasyon, kagaya ng mga ilang bossing ko, ang dami nagme-message sa akin kung paano daw po yung tama, ay ganito po. Basta pagdating sa mga ganito ay walang gamit na sana. Matik ay nagdi-demand ka. Gagamit ka lamang na sana kapag ikaw ay nagdadasal sa mahal na Panginoon. Ayan po, bilang paggalang. Pero sa mga ganito, matik ay sasabihin nyo kagad eh, pagkaloban mo ko ng maraming pera at lahat ng mga pangarap ko ngayon darating na 2020 ay matupad. Pagkaloban mo ko ng magandang bahay, pagkaloban mo ko ng magagarang sasakyan at lahat ng mga pangarap ko ay matupad ngayon darating na 2020. Ilayo mo ko sa lahat ng kapahamakan. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, at maging masaya ang buong pamilya at magtagumpay kami ngayon darating na 2020.
At bahala na kayo kung ano pa ang gusto ninyo na makamit ngayon darating na 2020. At pagkatapos, saka ilalagay nyo po doon kahit isang buo lamang na may wishes. Tapos the rest, yung mga wasak-wasak na, yung mga kumbaga yung putol-putol na na down ng laurel. Kasi kung bibili po kayo ng isang plastic na down ng laurel, mas lamang po dyan yung mga gutay-gutay na, yung mga durug-durug na kaysa po sa mga buo. Kaya okay lamang kung isang buo na may wishes na nakahain po doon para lalong maka-attract po tayo ng kasaganahan. At pagkatapos po niyan ay mainam pa, nalalagyan nyo ito ng salamin. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Sa inyo pong hapagkainan ay mainam na meron pong salamin, ha. Para madoble ang blessing. Tapos meron pang down ng laurel, ay ewan ko na. Kung kayo po'y alatin pa ngayon darating na 2020 sa mga sinishare ko sa inyo, mga pampaswerte na talaga namang yan pong aking mga sinishare ay base sa aking mga karanasan. Kung kaya't ako ay sinuwerte ngayon 2020, kung mapapansin nyo naman, nung una-una ko pa mga video ay hindi pa ako ganito, wala pa ako mga ganyan. Ngayon po ay dire-diretso, talaga namang hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap. Kaya kung gusto nyo maging kagaya ko na ultimo makain ay wala, ay ngayon ay talaga namang siksik, liglig at umaapaw. Hiniling ko dati ay 1 million, nagkaroon 2 million, 3 hanggang kada darating ang buwan. Or kaya po ay kada sasipag at tiyaga at sobrang daming racket na mga pinapasok na talagang ako yung nagtagumpay sa mga negosyo aking pinapasok na hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap. At kung gusto nyo na mangyari rin sa inyo kung ano po ang naganap sa akin, ay itry nyo po kung ano po ang aking mga ginagawa or mga sinishare sa inyo, mga pampaswerte. At kailangan positibo ang pananaw natin sa ating buhay. Ako po'y naniniwala kasi ganun po ginawa ko eh. Naniwala ko na kaya ko to at talaga namang positive lamang lagi. At inalis ko lahat ng sama ng loob sa aking kalooban at yun po, nagdire-diretso na ang swerte. Biglang nag-boom nang hindi ko inaasahan na talagang grabing blessing ang dumarating. Kaya kung gusto nyo po ay ganito rin ang mangyari sa inyo, itry nyo po ang mga sinishare ko sa inyo dahil ito po ay talaga namang siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang darating sa inyo ngayon darating na 2020. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat pang bossing!